Hello guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magbenta ng trade natin sa Forex. Kung magkano yung i-open natin na trade, magkano yung stop loss, magkano yung take profit. Tapos kung ilang lots, gaano kalaki. Ganyan. Lahat ng yan matutunan nyo sa video ko na to. Pwede nyo akong i-add sa Facebook. Ito yung Facebook ko, facebook.com/vivianoforex. At bago ang lahat, i-recommend ko to sa inyo ang mga forex broker na nagbibigay ng free money na pwede nyong i-trade. Hindi nyo kailangan mag-deposit at yung profit pwede nyong ma-withdraw. Punta lang kayo dito sa website ito, hotshotforex.win. Tapos scroll nyo lang, hanapin nyo yung free forex money, real live account. Yan. Andito rin yung link sa video description pag hindi nyo mahanap dito sa website na to. So ayan, ito, makuha kayo ng free 30 US dollar. Ang maganda dito kasi itong broker na to, meron to sa Pilipinas, may office sila sa Pilipinas. May support sila sa Pilipinas, pag may tumawag ka sa kanila, tatanong ka, Tagalog yung sasagot. Ayan, kailangan mo lang mag-upload ng ID dito at proof of residence. Click mo lang to. Ayan. Click here to claim 30 US dollar no deposit bonus. Ang pangalawa naman, ito free 100 US dollar. Hindi na kailangan mag-upload ng ID or proof of address. At marireceive nyo na agad yung free 100 US dollar. Pero wala silang opisina sa Pilipinas. Itong XM lang. So, ang link nito nandito sa video description pag hindi nyo nakita dito sa website ito. Okay. Ito na. So, nandito tayo ngayon sa trading platform ko na MetaTrader 4 sa computer. Makita nyo yung ito account ko. Ang equity ko ay 575. 575 yung account balance ko, equity. At gusto kong mag-trade sa EURUSD. Ayan, gusto kong mag-buy dito. So, ito. Ngayon, ang i-risk ko lang sa buong account ko, 575 US dollar, ay sabihin na natin 2% lang. So, magkano yun? 2%. Nasa 1% is $5, lagyan natin $10 lang. Round up na natin, halimbawa lang $500 yung account ko, 10 US dollar. So, gano'ng kalaki, ilang lot yun? Halimbawa, ang stop loss ko ay, dito yung stop loss ko. Halimbawa, lagyan ko ng stop loss, halimbawa man na mag-buy ako, tapos bumaba, ikakat ko na para hindi na ako malugi pa pag bumaba pa lalo. Lagyan natin ang stop loss ko ay dito. So, ito yung presyo ngayon ng EURUSD. Kung susukatin ko, ayan. So, lagyan natin 40 pips, 45 pips yung stop loss ko. Ayan, makita natin, no? 444. So, 44 pips. Round up natin 45 pips. So, pag 45 pips ang stop loss ko, at yung 45 pips ay isasakto ko lang na $10 yung malulugi ko sa 45 pips. Ilang lots, ito yung lots. Ilang lots ang ilalagay ko dito bago ko i-click ang buy. So, gagamit tayo ng calculator. Madali lang para hindi na kayo mahirapan magkwenta. Ayan. Andito rin yung link sa video description. Click nyo lang. So, ito yung My FX Book Position Size Calculator. So, ito. Account currency USD. Account size. Account size wala. Lagyan natin 500. 500 US dollar. Ilang percent ang risk ko? Yung stop loss ko? Yung i-risk ko sa trade ko? Okay, sabi 2%. So, 2% niya na ay 10 US dollar. Yung ilang pips ang stop loss ko? So, ito yung stop loss ko na pag bumaba dito, tatanggapin ko na nalugi ako, ikakat ko na. So, lagay ko ng 45.
45 gifts. Yan. Currency pair, anong pair yun? EURUSD, pag iba. Halimbawa dito kayo sa EUDUSD. Palitan nyo lang to dito. EUDUSD. Pero ngayon, nandito ako sa trade sa EURUSD. Yan, lagay ko dyan. Tapos, pindutin mo lang calculate. Ayan. So, ito na yon. Lalabas dito. Ayan. Money. 10 US dollar yung risk ko. So, units, 2,222. Lots. So, ito na yung lot size. Ang account ko, itong account ko sa broker, sa XM, ay micro account lang. Makita nyo. EURUSD micro. Micro account to. Micro account ay 1,000 units. Ang standard account ay 100,000 units. Ang micro account ay para sa small trading volume. Yan. Ang standard naman, ito ang pumabasa natin dito. Sa lalagay ko rin yung link dito para maintindihan nyo. So, break tayo. So, itong lots na to, 2.2. Pang standard to. Kasi micro yung account ko, ang ilalagay ko dyan 2.2, hindi 0.02, 2.2 ilalagay ko. Yan. So, para makita natin 2.2. So, ayan. Pipindutin ko na yung buy. Ayan. Ayan. So, ito na yon. Nag-open ako ng trade. So, iseset natin yung stop loss ko. Pindutin ko lang to. Ayan, stop loss. Pindutin ko na to. I-adjust ko na lang. So, ito yung stop loss ko, yung pula. Ilalagay ko dito sa 45. Tingnan natin kung $10 ba ang sakto. So, ayan. Makita natin. Pag nilagay natin dyan, tinapat ko yung arrow, makita natin lalabas yung itong ano box na pips, negative 45, profit negative 9.92. So tama, di ba? 9.92. So makikita nyo, ang target profit ko pwede kong i-adjust dito. Ayan. Natin 50 pips, 11 US dollar. Okay, para malinawan kayo dito sa ano, dito sa ayan, ang lumabas kasi dito 0.02 sa standard account. Akin kasi micro account. Subukan din natin ilagay i-buy dito. 0.02. Ayan, 0.02. I-buy ko. Ayan. Iko-close ko muna tong trade ko na ano, kahit nalugi ako ng ayan, nalugi ako ng 20 pesos. Okay, ito na yung ano, 0.02. Tingnan natin kung magkano lang sa 45 pips. Tapat natin dito sa 45 pips. Magkano lang malulugi ko dito? Malapit na sa 40, ayan, sabi natin 45 pips and 46 pips, malulugi lang ako ng 0.09 or 0.1. so ano, masyadong hindi sakto sa kwintahan na ang i-risk ko ay 10 US dollar. Kaya pag standard yung account nyo, ito na ilagay nyo, 0.02. Pag micro account, ilagay nyo 2.2. Tanggalin nyo yung unang ano, unang digit. Ito, tanggalin nyo ito. Ilagay nyo na agad yung, ilipat nyo yung tuldok ng dalawang ano, yan, dalawang digit, 2.2. So yun, sana nagkaroon kayo ng bagong kalaman sa video ko na to, naintindihan nyo yung paliwanag ko. Kung may tanong pa kayo, mag-comment lang kayo dito sa video ko at subukan kong sasagutin yan. Subscribe kayo sa YouTube channel ko.
para updated kayo pag may mga bagong videos ako tungkol sa forex trading.